Ayup ka. Dapat doon pagkatabi na tayo! Kung papatay mo siya, patay mo natin ako! Suarez! Garang bahala sa kanya! Diba? Pumunta ako dito para makita kong nadudusak ang demonyo, ha? Umihini ako ng kapat na parang sa isinagawa ko. Hindi ko manatanggap ang paghihini mo ng tawad hanggat buhay ako. Siya nga pala, nakita ko si mukhang ikakasal na. Sakit, diba? Oh, Rabin. Tay. Ang ginagawa mo dito? Dinalo ko lang po si Tanggol. Kinamusta ko lang. Ba't kailangan mo pa kumusahin yung demonyo niyan? Sinisigurado ko lang po kung pinag-iisipan po niya lahat ng ginawa niyang kademonyohan. Parang wala, tay. Pag-asa. Alam mo, David, mga ganyang klaseng tao, dapat makulong para madala. Sa tingin ko dyan sa kapatid mo, wala nang pag-asa magbago yan. Kaya sana nga, hindi siya makakalabas ng kulungan para wala na siyang tao magperwisyo. Tama po kayo dun, tay. May mga ganyang klaseng tao, tapos di pinapamaresan. Tay, nung kinamusta ko nga eh, masaya pa. Niyabangan pa ako. Binantaan pa ako. Sabi ba naman sa akin, manda daw ako pagka oras na nakalaya siya ng kulungan. Tinga sa inyo dahil, galit na galit eh. Kung may pinaplano na hindi maganda. Kahit anong higil at plano niya para gumanti sa akin, hindi niya magagawa yun. Dahil sisiguruduhin ko, hindi na siya makakalabas sa kulungan. Sige tayo, una na ako. Uwi na po ako. Sige, mag-ingat ka ha. Ano? Nga pala tayo. Kaya na po bahala siya katanggol ha. Pairapan niyo pa. Para magtanda. Tanggol, may tama na yan. Huwag na isipin yun. Grabe yung patid mo. Huwag magsalita. Kala mo kung sino? Natutusin, mas walang iha pa sa'yo yan eh. Galing lang magtago, kaya hindi halata. Nagbabait-baitan kapag harap yung tatay mo. Iruin nyo ah. Klaseng kapatid yan. Nakakulong ka na nga. Mas lalo ka pa rin yung pinahihirapan. Pang pagsisiyan ang ginawa mo. Tama lang yun. Nabinasag mo yung mukha niya. Sabihin nyo, tunantado talaga yun. Mga bata pa lang tayo, napahamak na niya si Tanggol. Tapos pagkala pang magulang, siya ang mabait. Siya ang walang kasalanan. Tanggol, pwede mo ba talaga si David? Mabuti pa si Santino. Mabait, kamalamahal ka. Yun dapat ang magkakapatid. Nagtutulungan, baka nagmamahalan. Hindi yung katulad si David. Tungtuwa pa siya na nakakulong ka ngayon. Eh, kanino pa magmamana yun? Siyempre, ka Manggrigor. Alam mo, sana lang, Tanggol. Sana lang. Sana hindi mo totoong kapatid yung si David. At hindi mo totoong tatay si Manggrigor. Eh, kasi kung ituring ka, wala rin respeto eh. Parang di ka kadugo. Kami, kahit mga tarantado kami, kahit ni minsan, Tanggol, hindi naman kami nakaranas ng ganyan sa mga magulang namin. Kahit ka mga kapatid namin, kahit pa paano, nirerespeto kami, minamahal kami.
Hindi ko alam kung bakit ganyan ang pag-ingin sa akin ng kapatid ko. Pinilit ko naman maging mabuting kuya sa kanila. Kaya lang. Ang mas nakikita nila yung mga nagawa kong mali. Siguro hindi na nila ako mapapatawad. Kaya alam, masakit sa akin. Kasi mahal ko yung mga kapatid ko eh. Hindi naman ako gumagawa ng katarantaduan para sa akin eh. Oo, nandudukot ako. Nangisnatch. Nagnanakaw. Pero ginagawa ko yung para sa pamilya namin, hindi para sa akin na. Kaya lang, pakiramdam ko parang... Parang tinakwila nila ako. Parang ayaw na ako bigyan ng pagkakataon ng tatay ko na magbago. Nasasaktan ako para sa amin ni David kasi... Kasi mahal ko siya. Inaamin ko may nagawa kong pagkakamali. Pero nung mula nung bata kami, ni minsan wala akong ginawa. Wala akong ginawa sa kanya para magalit siya sa akin ang ganyan. Sana lang mabigyan pa niya ako ng pagkakataon para makabawi sa kanya. At may paramdam ko kung gaano ko siya kamahal. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!